Alam nyo, minsan mga ka-riders, real talk tayo ha, kahit may pambili na, nakakalito pa rin mamili. At kasi ang dami naman po talagang quality motorcycles na ino-offer sa atin, lalong-lalo na itong Honda. Kaya dapat po talaga maging maingat tayo sa pagpili, sa pagkilatis ng motorsiklo. Siyempre, kung meron lang din tayong budget, piliin na natin yung talagang busog sa specification ng isang motorsiklo. Yung ayaw po ng mga bulky na mga motorsiklo na bibigatan at ayaw naman ng sobrang liit, pwede naman tayo sa gitna lang. Kaya ito po ang ating i-review ngayon. Babalikan natin itong si Honda Airblade 160cc ngayong 2023. I-update na rin po natin siya. Although wala naman pong nabago sa kanya, yung pa rin po itong unit at all since na na-review natin last 2022. Pero para po sa mga desidido na na ito ang kunin ngayong magpapasko, okay, ito po, panoorin niyo lang po at i-review na rin natin ulit para po madagdagan ang ating impormasyon dito sa Honda Airblade 160cc. Okay, tinutulungan po tayo ng ating mga bossing dito sa Star Honda. Pagsanghan po, ayan, ilalabas po natin para makita nyo po ng maayos itong Honda Airblade 160cc. Kaya sir, dito na lang. Okay na dyan. Para maganda. Maganda natin sir. Ina-expect ko po ngayong 2023 na magkakaroon ng bagong kulay itong si Honda Airblade 160. Pero yun pa rin po ang kanyang mga available na kulay. Unang-una po yung na-review na natin na kanyang limited edition na matte dim gray metallic. Yun po yung vintage ang upuan. And then pangalawa po yung candy luster red. At ito yung pangatlong kulay po niya, itong pearl dark ash blue. Okay, mapapansin nyo wala siyang masyadong decals. Very simple lang yung kanyang design. Bale, makikita natin yung kanyang mga emblem kagaya nitong nasa una po, yung kanyang brand name na Honda na naka 3D na po siya, yan, naka chrome, kaya ang elegant po talaga ng itsura. And then dito, simpleng decals lang na 160 na reflectorized po ito. And then ito yung kanyang pang emblem na AB, stands for Airblade. And then embossed din siya. And then hanggang dito sa likod, yung kanyang naman pong model name na Airblade. Isa sa nagustuhan ko yung kanyang cutting edge design.
unang-una mapapansin nyo, hindi siya ganun kalaki. At nasa gitna lang yung kanyang size ng kanyang dimension. Meron lang po siyang timbang na 114 kilograms sa kanyang driveway. Okay, pagdating sa color combination, panalo po itong si Honda Airblade. Unang-una itong kanyang ash blue, kinumbine po sa silver. Totoo lang po, very futuristic ang kanyang design. Hindi siya complicated tignan. Okay, sinunod na po natin yung kanyang lighting system. Unang-una dito po sa kanyang headlight. Bali, naka-split headlight po siya. Ayan, LED na po ito. And then, ang maganda po sa kanya, yung kanyang pwesto ng DRL, ito para siyang symbol ng power. At hindi na natin kailangan itong itint. Gawa ng ano po siya, medyo bluish na po ang kanyang kulay. And then, mapapansin nyo po, bulb pa rin po ang kanyang turning signal. And then nagustuhan ko po ang position ng kanyang turning signals. Mataas po, mas maganda, visible sa ating makakasalubong. And then isunod po natin itong kanyang front tire. Bali, yun pa rin po yung kanyang front tire, hindi naman na bago ngayon 2023. Bali, may brand po to na Chengxin Tire. Iisipin nyo po, made in China, no? Pero hindi po, made in Vietnam po ang gulong na to. Bali, may sukat po siya na 90 by 80 by 14 na tubeless po. And then nagustuhan ko po yung kulay ng kanyang mag wheels, may pagka metallic gray, kaya ito astigan dating, kaya hindi siya masyadong dumihing, madali to linisin. Okay, bali sa kanyang braking system, ayan, naka ABS na po dito sa kanyang front brake. And then naka single piston caliper na meron pong single disc. And then telescopic fork po na front suspension. Although sa kanyang pong rear brake naka drum brake lang siya, pero okay na po yun dahil meron naman tayong ABS. And then ito sa kanyang rear suspension, nagustuhan ko, naka twin shock absorber na po siya or swing arm. Ito po yung hinahanap ko sa Honda Click. Sana ginawa na ring dual shock, ano po, pero sila na bahala dyan. Okay, dito po sa kanyang rear tire, meron po siya sukat na 100 by 80 by 14. And pagdating dito sa kanyang tail light, ang angas, bali all LED po sa kanyang stoplight at tail lights. And then turning signals niya ay bulb pa rin po. And then napansin ko mahaba po ang kanyang rear fender bukod po dito sa kanyang extra na tapalodo sa ilalim. And then meron po siyang mahabang muffler. And then plastic po yung kanyang heat guard. Well protected naman po. Ayan, hanggang dito sa ilalim dahil malalim na yung elbow, wala na tayong chance mapaso. Then napansin ko medyo oblong po ang kanyang stock na muffler. And then medyo malaki rin ang butas ng kanyang canister. So expect na natin medyo malagong ang tunog nito. Okay, ito pong may cover na to. Dito po tayo magre-refill ng coolant. Mamamonitor po naman natin kung mahunti na ang ating coolant. Ayan, kita po yung kanyang pinakalalagyan dito. Okay, meron naman pong 800 ml na engine oil capacity itong si Airblade 160. And then sa kanya naman pong gear oil, bali meron po siyang capacity rin na 120 ml. Okay, pagdating naman po sa kanyang engine specification, dito po tayo panalo dahil meron po siyang bagong features ngayon 2023 na single cylinder ESP Plus. Then naka 4 valve na po ang kanyang engine, designed with a liquid cooled, ayan nga po. And then 4 stroke, PGMI FI na siya or electronic fuel injection system na. And then Euro 3 compliant na po ang kanyang emission standard. 156.9cc displacement, na capable po mag-generate up to 15 horsepower at 8,000 RPM. And then sa kanya naman po maximum torque nasa 14.6 Nm at 6,500 RPM. Okay, isa po sa special features dito si Honda Airblade 160. Meron na po siyang smart keyless system. Ito po yung kanya ignition, katabi na po yung button po ng seat and fuel. Okay, check natin yung sa kanyang seat ha. Okay, bukas na siya. Kinatisin muna natin itong kanyang seat cover. Bali, maganda po, two-tone na po siya. Dito po, black and then combined po sa brown. And then hindi po siya madulas. Ayan. Although yung texture niya, hindi po siya magaspang, pero tama-tama lang po. Kakapit po ito sa ating pantalon. And then, hindi naman ganun kalalim yung kanyang tabas. Pero mamaya, alamin natin kung mabababa siya o mataas. Okay, open na natin. Umpisahan natin dito sa kanyang upuan. Meron siyang kabitan dito ng mga kanyang basic tools. And then ito, meron naman shape para sa ating helmet. Okay, ito medyo mahaba po yung kanyang under seat storage. Andito po yung kanyang stock side mirror at manual. Okay, kala ko doon nakalagay yung battery sa baba. Ito wala ang pwesto ng kanyang battery. Okay, medyo maliit lang yung kanyang battery, pero maganda to pwesto niya, mataas. At maganda, may cover pa. Siguro isukat natin yung ating helmet para malaman natin kung pasok ba ang full face helmet dito.
Sana pala nadala ko yung aking Evo, ano, yung malaking size na helmet. So, pinaka-standard na size lang po ng helmet. Okay. Tanggalin ko muna. Tandali nga. Tanggalin muna natin itong kanyang stock side mirror. Baka mabasag. Tabi muna natin dito. Medyo may pagkasimilarity siya sa U-Box ng PCX. Di ba ba? Okay, ayan. Pasok ang ating full face helmet. Tingnan na kung may sasara, ha. Yun lang. Hindi siya sukat para dito. Siguro baligtad rin natin. Nako. Tingin ko hindi ho. Hindi ho pwede tong gandong helmet. Oh, ayaw ho sumara. Sa pabaligtad rin natin. Baka naman mali lang ang pwesto. Okay, sad news mga ka-riders. Hindi po pasok ang gantong helmet. Ewan ko lang natin yung ibang size, ha? Pero malaki naman po siya. Okay, dito po sa kanyang U-Box, napansin ko may divider siya, oh, para pag halimbawang mas marami tayo ikakarga o mahaba, tatanggalin lang po natin to. And then isa po sa kanyang magandang features, okay na, andito po yung kanyang charging port sa loob. Ayan, bali single lang siya. Ayan, may cover. And then meron na po siyang lamp para in case na madilim. O sana po itong magbubukas automatic pag halimbawa kung inopen natin yung kanyang U-Box. Anyway, maglagay na lang po tayo ng top box para sa ating helmet. And then ito yung kanyang grab bar. Maganda rin po, futuristic ang design. Matte gray din po ang kulay, or matte black pala. Okay, sunod natin yung kanyang fuel. Ulitin natin, ha. Okay. Bali, meron pong 4.5 liters na fuel tank capacity itong si Honda Airblade 160. And then pagdating po sa kanyang fuel consumption, nasa 2.3 liters per 100 kilometers sa takbo, o nasa 47.5 kilometers per 1 liter. And then sa top speed, unofficial po, nasa 120 kilometers per hour ang kanyang naman pong top speed. Pasensya na mga riders, ha, hindi po naka-activate itong si Honda Airblade. Bali, hindi po nakakabit yung kanyang battery. Pero hindi na po natin naabalahin at busy po sa loob, eh. So ito, ibaba na lang natin yung kanyang side stand para masukat natin. Okay, no problem sa side stand. Maganda po ang kanyang pwesto. Bali, meron pong 142mm siyang ground clearance. And then pagdating po sa kanyang seat height, nasa 775mm naman. Okay, sakyan na po natin. Tayo po ay 5'8 pero medyo tiyad po, ha. Pero kayang-kaya naman po. Kasi ito nga po, malapad yung kanyang upuan. Malambot din naman yung kanyang upuan pero hindi kagaya po ng ibang na-review natin na talaga mas malambot pa po dito. And napansin ko po yung kanyang footboard medyo mahaba po. Pero hindi po tayo makakapag-extend dahil po dito sa kanyang design ng fairings dito. Pero para sa comfortable yung position po natin pa, tama-tama na po ito. Then check po natin yung kanyang mga switches and button. Dito po sa left side, yung kanyang high beam, low beam. And then yung kanyang naman pong horn, turning signals. And then dito po sa kabila, ayan, meron na siyang idling stop. And then yung kanyang naman pong push button, electric starter. Nga pala mga ka-riders, wala na po siyang kick starter. Okay, naka-full digital na po ang kanyang instrument panel. Bali, ito po yung kanyang menu, select set. Okay, dito tayo mag-a-adjust ng ating mga display. And then ito po, nakikita ko naman po dito yung kanyang sign ng turning signals. Ayan, left and right. And then dito po yung kanyang keyless system. And then high beam, low beam, ABS indicator. Then temperature, check engine, at saka yung kanyang sign po ng idling stop. Okay, maluwag po ang pwesto ng ating tuhod kasi wala na po siyang pocket dito. And then sa turning radius po, okay, meron pong 1 inch na distansya sa ating hita. And then subukan natin yung kanyang rear brake. Okay, malakas po ang kapit ng rear brake, although drum brake lang siya. And then dito po sa left side, nandito po yung kanyang brake lock. Okay. And then dito tayo sa kanyang front brake, naka single disc. Okay, malakas din po ang kapit. No worries dahil naka ABS na po tayo. Kahit medyo magdulas ang kalsada, safe na safe po tayo.
And then check natin yung kanyang rear suspension. Grabe ang lambot po ng kanyang rear suspension. Sumasabay pa po yung lambot ng kanyang upuan. Dahil dual shock na nga po siya, kaya expect na natin na komportable po talaga gamitin to, lalo na sa tayong mapapadaan sa lubak-lubak. Okay, price update na po tayo as of October 27, 2023. Nasa 128,300 pesos po ang cash price ng Honda Airblade 160. And then sa installment po, ayan, magda-down po tayo ng 13,200 pesos. And then sa installment po niya, meron po siyang tatlong term. Ito po sa isang taon, 13,050 pesos monthly. And then sa dalawang taon po, 7,695 monthly. And then sa 36 months, so tatlong taon, nasa 6,045 monthly. Ayan po si Honda Airblade 160cc. Okay, kung meron naman po kayong katanungan dito sa Honda Airblade, bali pwede nyo po sila bisitahin dito sa Honda 3S Pagsanghan. Bali, nandito po sila sa Aresa Ball Complex, Binyan, Pagsanghan, Laguna. Samantalahin na po natin dahil marami po silang promo. Okay, yaya, pwede rin po kayong magtanong sa kanilang Facebook page sa Honda 3S Pagsanghan. Okay, sige po mga ka-riders, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Like, comment, and subscribe sa ating channel.